Taking a break sa mga lahat na nangyayari sa buhay namin. We are here today to be reminded of your goodness. Despite na for some of us, maraming pinagdadaanan sa trabaho, sa pag-aaral, para makagraduate, para ma-promote, para makapagbigay ng mas maraming biyaya sa mga pamilya namin at patuloy kaming lumalaban at lalaban. Some of us here, may dilatid ang mabigat sa damdamin. Marahil tungkol sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa kapatid. Mabigat sa damdamin, pero patuloy na pinapaglaban. But today, Lord, masakit man, mapagod man kami, alam namin na kailangan lang namin dumikit sa'yo. Because Lord, all the resources that we will ever need can only come from the one true source. That is you, our Lord, our God, our generous God. Amazing love.
soul doesn't deserve it. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh,
give a clap offering. Come on. Thank you, Jesus. Let's just continue worshiping our Lord today. The one who will remain and the one who will sustain. If you're comfortable, just lift up your hands to our Lord. Let's worship our Lord. Lord, you never cease to embrace in spite of what's happening. You are still there and you will always us. Yeah.
believe God is faithful, give the Lord a loud shout of praise. God is faithful. Amen. Maybe right now, the person beside you, yung katabi mo, merong pinagdaraan ng mabigat yan. I would just like you to encourage that person. Tapigin mo malakas. Sabihin mo sa kanya, God never fails. Amen. Welcome back. And today we are going to start a brand new series. And before we start our brand new series, I believe the Lord will speak to you powerfully. Ay, grabe to. And tamang-tama season of Lent. Naniniwala ako, buksan lang natin yung puso natin. In the first session kanina, I felt that the Lord was really speaking powerfully. And I believe so in this session, lalo na. Naniniwala ako mag-uusap ang Diyos kung bubuksan natin yung puso natin at hayaan natin siyang pumasok sa buhay natin ngayong araw na ito. Amen? Are you ready to hear God's word today? Let's pray our favorite prayer here at the feast. All together, let's make the sign of faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lift your hands and pray this with me all together. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Let's honor God's word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Brothers and sisters, our brand new series is entitled Unleashed. Can you say Unleashed? Breaking free from the shackles of unforgiveness. Sabi nyo nga, unforgiveness. Alam nyo, kapag naiisip natin yung unforgiveness, ang unang pumapasok sa isip natin, resentment, hurt, pain. Tama ba? That's why today, in this whole month, our goal is alam. Our goal is to break the bonds of bitterness, to walk out of the prison of resentments. And today's topic is entitled Freeing God. Sabi nyo nga, Freeing God. Alam nyo, pagka pumasok sa isip natin unforgiveness, forgiveness, ang laging pumapasok sa isip natin, meron tayong kailangan patawaring tao. Yung taong nakasakit sa atin, yung taong niloko tayo, yung taong ginulangan tayo, yung taong sinaktan tayo. But today, it's quite odd because we are starting the series entitling the talk, Freeing God. Kasi what if we're angry not just at human beings, pero kay Lord mismo tayo galit? Maybe some of you here right now, you are mad at God, maybe for not answering your prayer, for not healing your loved ones, for not being true to His promise. Maybe you are mad at God for not blessing you. Maybe you are mad at God because you nalugi yung negosyo mo. Maybe you are mad at God, bakit? Kasi yung jowa mo iniwan ka. Maybe you are mad at God kasi may sakit ka. But today, I believe, kung may galit ka sa Diyos, I pray that today, huwag ka na mahiya. I pray that the Lord will reveal to you kung ano man yung hinanakit mo. Kasi, when we talk about being hurt by God, ito yung tinatawag natin sa Tagalog na tagtampo. Sabi nyo nga, tampo. You may, siguro di ka galit kay Lord, pero maybe may tampo ka kay Lord. Sa akin today, let God reveal that tampo. So that you can deal with those issues. Kasi naniniwala ko marami sa atin dito hindi pa nakaka-move on, hindi maka-move forward. Bakit? Kasi tinatry natin itago yung tampo natin kay Lord. Kasi feeling natin masama tayong tao pag nagtampo ka kay Lord, pag kinwestiyon mo siya, kapag nagduda ka sa kanya. Today I pray that the Lord reveal those issues to you right now. Are you ready? And you see, sino dito nagtampo na kay Lord? Be honest nga. Sige nga. Talaga mag-question kayo. Bakit ganun? Sa akin, it's okay. You're in good company. Ako din. Nangyari na rin sa akin yan. And you see, kapag nakarinig tayo ng taong nagsabi, nagtatampo ko kay Lord, a person in the middle of suffering, ang una nila kagad banat, God is unfair. I'm a good person. Why is He punishing me? Tama? Mabait naman ako. Nagsaserve naman ako. Bakit niya ako pinaparusahan?
And you see, let me share to you the story from Father Mike LaGuardia. Ito yung kwento ng buhay niya. Si Father Mike LaGuardia, bago siya ma-ordain as priest, he talked to God and he made this deal with the Lord. Sabi niya, Lord, etong deal natin ha, I will take care of your church, I will take care of your people. Ito lang ang request ko, please take care of my parents. As a young priest, that was all he asked. And after his ordination, alam niyo nangyari, pinadala siya sa Papua New Guinea as a missionary. And 2 years later, while doing mission, nandun siya sa foreign country, wala siyang kilala doon, binibigay niya yung buhay kay Lord, one day naka-receive siya ng phone call. At sabi doon sa phone call, Father Mike, your father has stage 4 cancer and he has only 3 months to live. Alam mo, nanlata siya, nagtampo sa Diyos. And while celebrating Mass, after hearing the news, he was in pain. And he was telling God, Lord, ang labo mo kausap. Nagpari ako, iniwan ko ang pamilya ko para maging misyonaryo, pero ikaw, di ka tumupad sa usapan natin. Ang daya-daya mo. But you know what's the worst part? Si Father Mike, wala pang 3 months, numatay na yung tatay niya. Grabe, so talagang grabe yung galit niya sa Diyos. For so many years, he was struggling with anger towards God. And you know what? Here's what happened. Until today, tinatanong niya si Lord, Lord, bakit niyo kinuha kagad maaga yung tatay ko? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung bakit. Bakit namatay at kinuha kagad ni Lord yung tatay niya? Pero alam niyo, siya na mismo ang magsasabi sa inyo. According to him, because of the loss of his father, his faith is now deeper, it's now stronger, it's more real. And the good news is this, si Father Mike until today, he is serving God as a priest with full devotion. But sige, palakpakan natin si Lord for more. Grabe. Grabe nangyari, pero tuloy pa rin sa pagsiserve. Which reminds me of this verse from Habakkuk. Basahin natin tong verse na ito all together. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no grain, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Can you repeat the underlined line all together? I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Ang ganda. Alam nyo, it's easy to praise God during good times. It's easy to praise God kapag meron kang bagong promotion, pag meron kang bagong blessing, pag andito ka sa feast, Lord, praise the Lord! Taas ng kamay mo, grabe, gusto mo pati pa isama. That's easy, but my question to you today is this, can you do it during bad times? Can you declare what the psalmist said in Psalm 42 verse 5 wherein he said, why am I so depressed? Why this turmoil within me? Put your hope in God, for I will still praise Him, my Savior and my God. And that's my challenge to you today. That's our one big message. I will still praise Him. Can you say that? If you're going through something right now, let this be your battle cry. I will still praise Him. Madali purihin ng Diyos pag maganda yung nangyayari. But if you are in the middle of something, let this be your battle cry. I will still praise Him. Though my wallet is empty and I'm buried in debt and my visa was denied and my promotion was delayed and my business is struggling, I will still praise Him. Though all my friends are getting married and ako na lang ang single and hindi ako crush ng crush ko at niloko ko ng ex ko, I still declare today, I will still praise Him. Though my prayer is not yet answered and the door has not yet opened and my healing has not yet happened and my miracle is still on the way, I will declare, I will still praise Him. Come on, give the Lord a big hand. Let's praise His name. Thank you, Jesus. Tough. Yung iba nakikita ko sa inyo, yung iba pumapalakpak yung nasa tapay yung siya. Hindi ko masabi. Hirap eh. But I know the Lord knows that all the more that you need to say it today, I will still praise Him. You're in for
for a powerful message from the Lord today. Brace yourselves. Can I invite you into prayer? Close your eyes, bow down your heads, put your hands towards your chest, and say this prayer after me. Father in heaven, thank you for bringing me here today. Reveal to me the real status of my heart. Free my heart. If I have any hurt or ill feeling towards you, my Lord, touch my heart, heal it, and mend it with your love. This I pray in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Praise of Jesus. As you sit down, tell the person beside you, I will still praise him. I will still praise him. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may pinagdadaanan yan? Alam nyo ang mga feasters, tayong mga feasters, ang saya-saya natin dito, lakas natin tumawa. Pero alam nyo, ito rin ang isa pang totoo. Na sa gitna ng mga ngiti na yan, sa gitna ng lakas nyo tumawa, may pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Tama? Hindi nyo lang siguro pinapakita, pero tayong mga Pilipino, magaling lang magdala. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ang galing mo magdala. But some of you here, you came here, puputok na yung puso mo, lungkot na lungkot ka na, and hindi mo na alam saan ka tatakbo. Let me tell this, you came to the right place. At okay lang dito sa feast, kahit hindi ka magaling magdala, kahit humagulgol ka dito habang nagtutok, it's okay. As long as you are here, you're in a safe place. Huwag kayong mag-alala. God will understand. We will understand here. This is a safe place, so you can be yourself here. Amen? I will still praise Him. And today, pag-uusapan natin yung mga tampo natin sa Diyos and how do we deal with that. Yung mga pagkakataon na napapatanong ka, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Lord, why am I suffering? Lord, mabait naman ako. Lord, nagsaserve ako sa'yo. Bakit ganun? And today, we are going to unpack the book of Job. Can you say Job? And it's in the Bible. You see, the background of the story of Job, yung Job na yan, pangalan niya ng tao. And the whole story, the whole book was talking about one person. His name is Job. And si Job, he was super good. Sobrang bait. Best of the best. Grabe ang service kay Lord. Grabe ang purity ng puso. That's why about him, God said in the first chapter, there is no one on earth as faithful and good as he is. He worships me and is careful not to do anything evil. Sobrang bait. Grabe. Pero alam nyo, yan yung first part. Pero yet in the story, God allows Job to experience suffering. Hinayaan niya yung kalaban, hinayaan niya yung demonyo na galawin si Job, na hayaan siya mag-suffer. And Job goes through so much incredible suffering. In fact, lahat ng meron siya nawala sa kanya. His health, nawala sa kanya yon. Nagkasakit siya, tinubuan siya ng maraming pigsa sa buong katawan niya. Yung kabuhayan niya, all his livestock, lahat ng mga tupa, lahat ng mga goat, lahat ng mga baka, lahat yun namatay. His servants, ang dami niyang mga servants, all his servants died. At ito, pinakamalupit sa lahat. At itong pinakamahirap. Meron siyang 10 anak. Lahat ng anak niya namatay. Can you just imagine it? Can you just imagine the pain that he's experiencing? But, can you say but? Ito matindi. Sa kabila ng lahat, Job still praises God. At least at the start of the story. In fact, he said this in the earlier parts, in the chapter 1. Sabi niya dito, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Grabe. Ganda rin sinasabi niya. Lord, you give and take away. Blessed be your name. Grabe naman talagang kabutihan ng loob.
Eh tayo minsan pa nagkaroon ng problema. Lord, bakit mo ginagawa sa akin ito? Pero siya nakuha pa, may guts pa. Namatayan ng 10 anak. Lord, blessed be your name. Grabe. In other words, Job is able to still say, I will still praise him. I repeat, he said that at least at the start of the story. Sa umpisa pa lang. Let me continue. Here's what happened in the next chapters. In the next chapters, Job's friends, Eliphaz, Bildad, and Zophar entered the picture. At ang role nito mga kaibigan niya, tulad ng mga kaibigan natin, pag nagkakaproblema tayo, their goal is to console Job. Pero itong problema, ang ending, imbis na makonsole at makomfort si Job, na-criticize pa. Lalo tuloy na depress yung tao. Hindi ba ganyan minsan tayo pag meron tayong problema? Minsan we go to the wrong people, nag-open up ka, tapos biglang nahusgahan ka pa. Nangyari na sa inyo yon. Kaya minsan, alam nyo, hindi ako magtataka bakit maraming mga tao, ayaw nilang mag-open up, ayaw nilang mag-share, ayaw nilang ipakita yung buhay nila, ayaw nilang sabihin yung problema nila. Bakit? Kasi minsan, pag maling tao yung napagsabihan, imbis na ma-comfort sila, imbis na ma-console sila, lalo pa silang nahuhusgahan, nakikriticize pa. And I can't blame you. Nangyayari talaga yan. But you see, in the story, yung tatlong kaibigan niya, let me clarify this, they love Job so much. Parang yung mga kaibigan natin, it's just that they don't know how to love Job. Tama? Parang yung mga pinag-open up natin, lahat yan, they are well-meaning. Kaso nga lang, di sila marunong mag-phrase, hindi sila marunong mag-comfort. And in Job's case, ang problem ng mga kaibigan niya is this. Ask me what? They have very bad theology. Iba ang tingin nila sa Diyos. Ang tingin nila sa Diyos, Diyos na nagpaparusa. Kaya in the course of them comforting Job, in other words, they were telling Job, alam mo, do you know why bad things happened to you? Because you must have done something bad too. Baka meron kang na-miss out na kasalanan, kaya pinaparusahan ka ng Diyos. So ngayon si Job, ang dami na nga niyang problema. Bait-bait niya. Tapos lumapit sa kanya yung mga kaibigan niya at sinabi sa kanya, ah, kala mo lang siguro mabait ka, pero meron ka siguro masamang nagawa, nakalimutan mo lang i-confess. Am I making sense here? And you see, alam nyo, huwag na tayong lumayo, di ba? Sa mundo natin ngayon, ang daming modern counterparts niyan. Yung mga taong mapanghusga, may kilala kayong ganun, mapanghusga. Lalo na, huwag na tayong lumayo. Kapag merong sakuna na nangyari, may disaster. A lot of people, quote-unquote religious people, some of them, they are actually posting horrible posts on Facebook. Nanguhusga. For example, ewan ko kung nakakita na kayo ganito sa Facebook. Yung after an earthquake, o kaya merong pumutok na vulkan, o kaya may tsunami, o kaya merong naundoy yung baha. These religious people will say and post on Facebook, sasabihin nila, alam nyo, God is punishing us because we have become too sinful. Nakabasa na kayo ng ganung post? At alam nyo, nung binabasa kayo, gusto kong mag-cringe. Bakit? Ako taga, no way, hindi ganyan ang Diyos. Hindi niya tayo, ang sama naman ng Diyos kung paparusahan niya tayo. Tsaka teka, if you are telling me na kaya nagkaroon ng lindol, kaya nagkaroon ng ulan, kaya maraming namatay, kasi dahil masama silang tao, ba teka lang? Hindi ba dun sa mga namatay, sa mga nabaha? Di ba meron doon mga inosenteng bata? Hindi lang masama ang kinuha ni Lord, ang kinuha niya, pati yung mga mababait. Di ba? So my point is this, please stop judging. Sikuin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, stop judging. Lalo na kung merong problema. Hindi kasi nakakatulong. Naalala ko to one time, may isang storya, merong isang woman, merong isang babae, he was praying the rosary. So nagdarasal siya ng rosaryo, nakasakay siya sa bus. Ewan ko nangyari sa inyo, ito yung nakasakay kayo sa bus o kaya sa jeep, tapos maaamoy mo, merong nakainom dun sa sinasakyan mo. Nangyari na sa inyo yun? So, itong maali na ito, habang nagpe-pray siya ng rosary, she's a holy woman, habang nagdarasal siya, yung mama dun sa harapan niya, nagbabasa ng dyaryo, tapos amoy chiko, mukhang nakainom. So ngayon itong ali na ito, dahil bahong-baho siya, hinusgahan yung mama, sabi dun sa mama, hay nako, bakit ba may mga taong sinisira ang buhay nila sa alak? Ganun. Pinarinig pa doon. So narinig ngayon itong mama. So yung mama, habang nagbabasa ng dyaryo, binaba ng konti yung dyaryo, tinignan yung ale. Sabi doon sa ale, ale,
magtatanong lang po sana ako, ano po ba ang nagko-cause ng liver problems? Sagot ka agad yung Ali. Sabi niya, ano ba? E di alcohol? Alak! So sabi niya ito, mama, oh, I see. Tapos basa siya ulit ng dyaryo. After a few seconds, basa siya. Binaba na naman yung dyaryo. Tinong, yung pagkaulyanin, anong cause niyan? Sagot na naman itong Ali. Medyo ngumingiti na, parang tinatamaan na yung mama. Sabi nitong Ali, ano pa ba? E di yung mga malalakas uminom. Nagkakaroon ng memory lapses yan. Nagiging ulyanin. So sabi niya, okay. Basa na naman siya. Maya-maya, tanong na naman siya. Binaba niya yung kanyang newspaper. Tinanong niya yung Ali. Ali, yung madaling pagkapagod. Anong cause niyan? Sagot yung Ali, nakangiti na inwardly. Sabi niya, ay nako, dahil yan sa kaiinom ng alak. Usually yung mga lasenggo, nagkakaganyan talaga yan. Teka lang, bakit niyo po ba naitanong? Nararanasan niyo rin siguro lahat ng yan, no? Lahat ng sintomas na yan. Sabi ng mama sa kanya, ay hindi no. Ang gaan nga ho ng pakiramdam ko, sabi ng mama. Kaya ko lang naman po naitanong kasi sabi dito sa article na ito, pinakita niya yung article sa newspaper. Sabi sa article kasi na si Pope Francis daw may liver problems, nagiging ulyanin at mabilis mapagod. Siguro lasenggo siya, no? That's the problem with some religious people, ang bilis manghusga. Bakit? Kasi mali yung pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Mali ang pagkakaintindi sa Bible. Let me give you an advice when you are reading the Bible. Please, brothers and sisters, when you read the Bible, you don't just pick one verse and interpret it by itself. You need to let Scripture interpret Scripture. Kaya kailangan basahin mo ang buo bago mo sabihin kung ano yung conclusion. Why? Because the Bible, there are 73 books. At yung 73 books na yan, you have to understand that the Bible is composed of many books written by many authors. Daan-daang tao nagsulat niyan. At ang bawat author, may kanya-kanyang bias, may kanya-kanyang opinion na inilalagay dyan. At bawat author ng bawat libro dyan, they are trying to highlight a different facet, a different face, a different characteristic of God. Are you following me? And kaya kailangan mong basahin yung buong Bible para makuha mo yung complete face, complete mukha, complete being, complete characteristic ni Lord. And in the Bible, specifically, I would like to talk about the wisdom books. Yung wisdom books, we have 8 wisdom books in the Bible. Psalms, Song of Songs, Proverbs, Ecclesiastes, Job, Wisdom, Sirach, and Baruch. And today, I'd like to focus on 2 different highlights, 2 different characteristics of God na hinighlight sa magkaibang libro. Let me talk about Proverbs and Job. Sabi niyo nga Proverbs. Di ba sa Proverbs, pag binasa niyo yan, ang daming wise words. Di ba? And ang Proverbs, ito ang mensahe ng Proverbs. Ang Proverbs, wala siyang ibang sinasabi kundi ito. Good things. Wala nang sinasabi yung Proverbs. Di naka babalik ba? Anyway, sa Proverbs, sinasabi doon, good things happen to good people and bad things happen to bad people. It's black and white. Let me give you some examples. In Proverbs 28 verse 18, ang sabi dito, be honest and you will be safe. If you are dishonest, you will suddenly fall. So honest, blessing. Dishonest, curse. Ano pa? The curse of God, in Proverbs 3:33, the curse of God is on the wicked, but His blessing is on the upright. Proverbs 3, verse 33. So ano sinasabi dito? Pagka mabuting tao ka, bibiyayaan ka. Kapag hindi ka mabuting tao, paparusahan ka. Black and white. And when I read the book of Proverbs, ang sarap basahin yan. Bakit? It's simple, it's clear, and yes, it's black and white. That's why it's powerful. Kaya pag binasa mo yung Proverbs at sinabi mo, uy, grabe, magbabagong buhay na nga ako. Bakit? Para mabless ako ni Lord. Tapos ikaw, ay, hindi ako manluloko ng ibang tao. Kasi kundi, baka mapurusahan ako. Baka meron hindi maganda mangyari sa buhay ko. Am I making sense here? Parang hindi, no? Nadidistract kayo? Nadidistract din ako eh. Yeah. Anyway, that's the book of Proverbs. And yung book of Proverbs, yan ang paradigm, yan ang perspective ng mga kaibigan ni Job.
ang iniisip ng mga kaibigan ni Job, kaya nagkaroon ng pagdurusa to si Job, kasi pinaparusahan siya ng Diyos, kasi malamang meron siyang maling ginawa sa buhay niya. Are you following me? But you see, yan yung mindset nila. The book of Job is emphasizing another dimension of reality. At ano yung dimension ng reality na gustong ipakita ni Job? Na sinasabi ni Job that in a world full of black and white, the author of Job introduces gray area. Sabi niyo nga, gray area. Na ano, na a very good guy can experience the worst disasters imaginable. Sickness, death, and poverty. Na kahit mabuti kang tao, pwede kang magkaroon ng pagdurusa. Hindi, it doesn't follow na pag mabuti ka, walang pagdurusa. Merong pagdurusa, period. Am I making sense here? And Proverbs is telling life is just because God is just. Life is just because God is just. Pero ang si Job, ano sinasabi sa atin? Sometimes life is unfair, but God is still just. Amen? Sa akin, huwag na tayong lumayo eh. Tama naman yung sinasabi ni Job eh. Pag tinignan mo yung paligid mo, di ba you will see bad things happen to good people? Tama? Baka nga kayo na-experience yun na yun. And you also see good things happen to bad people. Tama? Anong ibig sabihin nito? Anong punto ko dito? Marami sa atin hindi makamove on sa buhay, hindi natin makamit kung ano yung gustong pagawa sa atin ng Diyos. Why? Because we cannot accept the fact that life is unfair. Sabi nyo nga yan, life is unfair. As soon as you accept life, that life is unfair, the earlier you embrace this truth, the easier for you to navigate life. But here's the good news. Ask me what? Even if life is unfair, we believe that God is still just. How can we know and how can we have this conviction that God is still just? Sa akin, simple lang. Huwag kayong tumingin sa condition ninyo. Tingnan nyo kung ano yung character ng Diyos. Focus on God's character, not on your condition. Amen? Huwag mong titingnan. Kasi pag tinignan mo yung condition mo, ay nako, ang iisipin mo, ay hindi mabuti ang Diyos, ay unfair si Lord. But you see, because your condition may be screaming, God has abandoned you. Iniwan ka na ng Diyos. But God's character is whispering to you, hey, I'm here beside you. I will never leave you. I will see you through your problem. You will win in the end. That's why kapag meron kang problema, pag mong tingnan yung sitwasyon mo, tingnan mo ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Yun ang focus mo so that you will get by. Am I making sense here? But before I continue discussing about Job at yung tampo natin kay Lord, let me discuss first a very important time. Let me grab this opportunity to teach us how to properly comfort someone. Ito ang problema ng mga Pilipino, hindi tayo minsan marunong mag-comfort ng ibang tao. Tama ba? Kaya tuloy ang ending, pumapalpak. Ganyan din yung mga kaibigan ni Job, pumalpak sila. Kaya imbis na makatulong kay Job, imbis na ma-comfort siya, parang feeling niya, nausgahan pa siya, na-criticize siya, kaya lalo tuloy siya na-depress. And today, I would like to say to you, 4 things that you should never say to a person who is undergoing suffering. How many things? First is this. Never ever tell a single lady, lalo na babae, na wala pang asawa, wag mo siyang tatanungin, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Tama? Bakit single ka pa rin? Bakit wala ka pang jowa? And you see, sino dito mga single, taas ang kamay, walang asawa? Di ba? Alam nyo, marami kong kilalang mga single, umiiwas na, ayaw nila nagpapasko. Kasi pag Pasko, maraming family reunion. Tama?
At sa family reunion, napakaraming takles ang tita na nagtatanong, bakit wala ka pakasawa? Anong edad mo na? Sa akin, ay naku, iwas-iwasan nyo yan. Diba? Meron isang kaibigan, sabi niya, ayoko nang pupunta sa family reunion. Bakit? Ang daming mga takles ang tita. Yan yung mga tita na ano, unang bungad mo pa lang, hindi sila marunong bumati. Imbis na ang bati nila sa'yo, hi, hello, kamusta ka na? Sila ang standard hello nila, uy, tumataba ka ha? Kaya minsan gusto mo sagutin ng ano, ay, kayo naman po, pumapangit. Diba? At ito matindi. Yung mga titas na yan, ay, pinag-iinitan nila yung mga single nila mga pamangkin at tatanungin nila, oh, bakit wala ka pa rin boyfriend? Mag-asawa ka na. Ito pa yung follow-up na matindi. Your biological clock is ticking. Baka di ka na magkaanak. Sa akin talaga? Kailangan pa ba sabihin yun? Obvious na nga eh, wala nga jowa eh, dinidiin mo pa. Parang ang selfie, lagi na lang walang katabi. Sa Facebook, didiin mo pa eh. Para bang merong sugat, tapos bubudbura mo ng ano, ng asin o kaya ng alcohol. Lalo parang dinidiin pa eh, di ba? Ikaw ba, obvious na, itatanong mo pa? Ikaw ba pupunta ka sa pilay at tatanungin mo siya, uy, pilay ka ba? Di ba? Parang nakaka-insulto eh. Kaya itong kaibigan ko, kinukwento niya sa akin, alam mo, Brother Belden, minsan ayoko na umatend ng family reunion. Bakit? Kasi yung mga tita na yan, grabe magtanong. Eh minsan nga, gusto ko nang bawian eh. Just to give them a taste of their own medicine. Sabi ko, anong ibig ko sabihin? Gusto ko sana silang sagutin pag tinanong nila ako ng ganun eh. Gusto ko sana banatan, uy, tita, tumatanda na kayo ah. Ano yung feeling ng menopausal? Tsaka tita, alam mo, your biological clock is ticking. Sa tingin nyo, kailan kayo mamamatay? 75? Uy, tita, 15 years na lang yan, ha? Konti na lang. Diba? Weird. Kaya sa akin, sa mga titas of Manila dito, please lang, huwag nyo nang tanungin yung mga single ninyong mga pamangkin. Pero alam nyo, huwag natin husgahan ng mga tita natin. Mahal tayo niyang mga yan. Ang problema sa mga tita natin, hindi lang nila alam paano mahalin tayong mga pamangkin. Kala nila, concerned sila, gusto ka nga nila magkaasawa eh. They just don't know how to comfort another person. Tama? Kaya itong recommendation ko sa inyo, never talk about a single person's singleness. Ang pag-usapan nyo na lang, how is she living a full life? Yung kung karir niya nagpa-flourish, yun ang pag-usapan ninyo. Huwag na yung pagiging single niya. Naintindihan yung sinasabi ko? Number two is this, never ever say, lalo na, nagkaroon ka na ng asawa. Nagkaasawa ka na, after ilang years, wala pa rin anak. Never ever say, why don't you have a baby yet? O bakit wala pa kayong baby? Bakit wala pa kayong anak? Uy, nakaka-stress yan. Ha? Maniwala kayo sa akin. 2 years bago nabuntis yung misis ko. Nung first 6 months na kami pa lang, hindi pa buntis yung misis ko. Yung mga tao sa feast, mga tita sa paligid namin, sa buong feast Alabang District, ang sinasabi sa amin, oh, tama yan, enjoy nyo lang muna, kayo lang muna. Pero after 6 months, ito na yung mga titas of feast Alabang. Tatanong na, brother, wala pa ba? Every week yun, wala pa ba? Wala pa ba? Reporting to ha. Parang ganun, gusto kong sabihin ganun eh. Ito pa matindi. Nung magto 2 years na, wala pa rin kami baby, yung misis ko, alam nyo lalo ng babae, sensitive yan. Bakit? Sila yung nanay, sila yung nagbubuntis eh. Ngayon, papunta kami sa Feast Alabang, sa center ng Feast Alabang, meron nagtanong sa amin doon, sabi sa amin, oh, brother, ba't wala pa kayong anak? Grabe naman, tagal nyo ng kasal ha, naunahan pa kayo ni ganito. Eh, yung kakakasal pa lang. So, talaga yung misis ko, alam ko talaga parang napa-bad trip na tong misis ko. So, ako naman, trying to console. Hindi, okay lang yan, huwag mo nang pansinin, ganyan. Eto, masama. Tinira din ako. Biglang banat sa akin, ikaw naman, Brother Belen, siguro ang hina mo. Ako pa sinisi. Nung ako na yung tinitira, parang gusto ko nang tanggal yung pagka-Kristiyano ko eh. Gusto ko nang kalimutan yung pagiging Kristiyano ko. Gusto ko na siya sanang sagutin, sarap sana sabihan, eh, kayo naman po tita, ba't di pa kayo kinukuha ni Lord? Nauna pa kayo nung kumari nyo, ay mas bata pa sa inyo yun eh. Nakakainis, di ba? Pero again, they are well-meaning. Hindi lang sila marunong mag-comfort. Ano pa? Never ever say, alam nyo, lalo na sa mga nagkaroon ng miscarriage, nakunan,
Never ever say, tell them na ano, na halimbawa, last week lang, nakuna, nabalitaan mo, tapos biglang babanan ka, okay lang yan, you can try again. Ay, naku, sakit niya na. Dahil hindi siya factory ng bata. Hindi yung tipong kakain ka lang ng pill, tapos biglang lalabas na yung bata. Hindi. Kaya sa akin, never ever say, you can try again. She's a mother who just lost her baby. And you want her to try again? Let her grieve first. Kaya mo munang umiyak. Kaya mo munang malungkot. Okay lang. Amen? Ito, last but not the least, ito, mahalaga ito. Sa mga namatayan, nagpunta kayo sa burol. Yung iba, maraming mga Kristiyano ganito, they're trying to console yung namatayan. Ano sasabihin nila? Uy, huwag ka na malungkot. She's already in heaven. Diba? Parang, come on, kamamatay. Kahapon lang kamamatay, huwag ka na malungkot. Of course, yes, she's in heaven. But let me tell you, these people have the right to be sad. Even Jesus, nung yung kaibigan niya na si Lazarus, namatay, sinabi sa Bible, Jesus wept. Umiyak siya. At ito, nakakatawang part. Umiyak si Jesus, pero a few verses after, binuhay niya rin si Lazarus. Na-imagine niyo yun? Bakit? Alam ni Lord na bubuhay niya si Lazarus, pero nakiiyak muna siya. Bakit alam niya importante yung grieving? It's okay to cry. Kaya dito sa feast, okay lang. It's okay to cry. Walang magbabawal sa inyo dito. This is a safe place. Kaya sa akin ito, so ang tanong ito, so brother, paano gagawin kapag ka mayroong mga taong suffering, at single pa, namatayan, o kaya nakunan, o kaya di pa magka-baby, simple lang. Ito sanang gamitin ninyo. Let me give you some examples. I don't know what to say. I'm so sorry for your loss. Whenever you want to talk, I'm here to listen. You and your family will be in our prayers. Tama? Di ba ang gaan? Pero alam nyo, itong napagtanto ko, ha, in my long career in the ministry, long time in service, alam nyo, na-realize ko, minsan pinaka-the best, mag-ala Ronan Keating ka na lang. Kilala nyo si Ronan Keating? Sino nakakakilala kay Ronan Keating? Ngayon, ang daming matatanda na dito, di ba? Si Ronan Keating, ano ang pinasikat niyang kanta? You say it best when you say nothing at all. Diba? Shut up ka na lang. Tahimik ka lang. Tapos yakapin mo. Because I believe embraces are better than explanations. Warmth is better than words. Silence is better than sermons. Amen? Now let me go back to the story of Job. So ito na si Job. Ina-advise ng mga kaibigan niya. Tapos lalo pa siyang nade-depress. And you see, if you read the book of Job, Job goes through an emotional roller coaster. Balakin natin yung sinabi niya nung chapter 1. Sabi niya nung chapter 1 ito, grabe, ang ganda. Lord, wala siya sinabi. Yeah. Sabi niya nung chapter 1, kanina sinabi ko na sa inyo, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang ganda na sinabi niya, pero alam niyo, after a few chapters, nag-iba ng timpla si Job. In fact, dun sa bago pa itong ipa-flash ko na verse, ayaw na niya mabuhay, gusto na niya mamatay. And here's what he said in chapter 9, verse 22. I am sick of living. Nothing matters. Innocent or guilty, God will destroy us. When an innocent person suddenly dies, God laughs. Galit? Triggered si Kuya. Nanggagalit na. Nung una, okay pa siya eh. Nung tumatagal, ay, nagagalit na. But you see what's wonderful about this story? Ang nakakagulat dito, sa story, sa buong Job, God lets Job go through his roller coaster of emotions for the next 34 chapters. Sabi niya, gusto ko na mamatay si Lord. Hindi siya pinatay. Hinayaan pa siya na ano, to deal with that suffering. Anong siya na? Problem. Ito nakakatuwa. Tingnan niyo, reklamo siya na reklamo. 34 chapters. Pero ang Diyos, hinayaan lang siya. Sige, reklamo ka. And you see, what am I pointing at, brothers and sisters? Some of you, some people think it's blasphemy to question God. Uy, bawal natin questionin ng Diyos. Sino ba naman tayo? Mga tao lang tayo. Masama yan. Kasalanan niya. Pagka nag-doubt ka kay Lord, pagka kinwestiyon mo siya, pag nagalit ka sa Kanya. Let me tell you this. Hindi totoo yun. Okay lang magalit sa Diyos.
Okay lang magreklamo. Okay lang mag-vent out. Why? Because God can handle our anger. He is big enough to listen to your complaints. He is big enough. He won't be hurt. Just say, hindi mo siya kayang saktan. He is man enough. Kaya niya i-take yan. Kaya sa akin, pag may problema ka, go directly to God. Go to God. Dasal ka, kay Mama Mary, dasal ka sa mga santo. Huwag lang kay San Miguel. Yung iba kasi pa nagkakaproblema, may problema ako. San Miguel, ikaw na lang ako, hindi din sa akin. Hindi ka ba, San Miguel, hindi ito wala. Go to God. Kasi pag hindi ka pumunta kay Lord, sa iba ka mapupunta. Addictions, sins, patay tayo dyan. Yun sigurado masisira buhay mo. Am I making sense here? Kaya sa akin, pag may problema ka, nagtatanong ka, sige, okay lang, magalit ka kay Lord. Punta ka sa Adoration Chapel. Iyak ka doon. Sigawan mo si Lord. Kung wala kang kasama, yung gano'n na, iyak ka doon. Kaya maglupasay ka sa carpet. Kung di ka pa makontento, kunin mo yung carpet, gat-gatin mong gano'n. Okay lang. Do you feel angry at God? Yung iba sa inyo, ngayon nyo lang nare-realize, ay, may tampo pala ako kay Lord. Hindi ko lang sinasabi kasi nahihiya ako, baka magalit siya. Okay lang. Sinasabi ng Diyos sa inyo ngayon, wrestle with God. That's okay. Why? Because God doesn't mind. Okay lang sa Kanya. Bakit? Alam ng Diyos. In the course of your prayer, in the course of wrestling with God, you will grow. You will mature. Why? Because you are connecting with God. You are talking to Him. Mas maigi na yun. At least ngayon nag-uusap kayo. At least ngayon nagdadasal ka. Kahit reklamo pa yan. Kasi alam ng Diyos, habang nakikipag-usap ka sa Kanya, lumalalim yung relationship mo sa Kanya. And your relationship with Him will grow deep like never before. Lalong lalalim. At kung hindi man sumagot sa'yo ang Diyos, sigurado ko, mas magkakaroon ka ng deeper understanding at deeper na pagtitiwala sa Diyos habang nagre-reklamo ka at nagagalit ka sa Kanya. And in fact, that's what happened to Job. In the last two chapters, finally, nagsalita ang Diyos. And in one sense, alam nyo, ito nakakatawa, finally, nagsalita ang Diyos, pero yung salita ng Diyos, it's quite disappointing. Bakit? Because He never answered Job's big question. Ano ba ang big question ni Job? Lord, why am I suffering? Ito ang sagot ni Lord kay Job. Hindi niya sinagot yung tanong na why am I suffering. Instead, this is what God said. Sabi niya, Panasonic, computer 1 in, computer 2 in. Sana lumabas na. Ayan. Sabi ng Diyos, were you there when I made the world? If you know so much, tell me about it. Who decided how large it would be? Who closed the gates to hold back the sea when it bursts from the womb of the earth? Job, have you ever in all your life commanded a day to dawn? Ang tanong niya, why am I suffering? Sagot ng Diyos, ang layo. Pero alam niyo, may wisdom na sinasabi ng Diyos. Tinanong ng Diyos, Job, nasaan ka nung ginagawa ko yung mundo? Job, nasaan ka nung nilagay ko yung mga stars, yung sun? Kung ginawa kita, nasaan ka? Job, sa buong buhay mo ba, nangyari ba na kinuman mo na ano, na lumubog yung araw? Ginawa mo ba yun? Nandun ka ba nun? Nung kasama kung ginawa itong mundo? Ang sagot, hindi. God is simply telling Job, hey, Job, I am bigger than you are. Trust me. I'm in control. Ako gumawa ng lahat ng ito. Mas matalino ko sa'yo. I'm bigger than you are. Magtiwala ka sa akin. Notice this. God did not give an explanation. He gave an invitation to trust even more. And by God's grace, finally, Job responded in full surrender. Anong sabi ni Job? Finally, nag-gets niya. Sabi niya, I know, Lord. Basahin natin. I know, Lord, that you are all-powerful, that you can do everything you want. So I am ashamed of all I have said and repent in dust and ashes. Finally, inamin na din Job. Lord, oo nga. What is Job saying? Lord, yes, indeed. You're bigger than me. I trust you.
greater than me. I trust you. Today, brothers and sisters, maybe you are asking God, Lord, why? Bakit? Let me tell you this, sometimes you will not get the answer that you want. But God is inviting you, in the midst of your complaint, in the midst of your suffering, God is inviting you to trust Him because He is bigger than us. Amen. To complete God's message to us today, let me call on one of our faithful servants here and leaders in Feast SM Bikutan. Let me call on Gladys Lacorte. Let's give her a big hand. Good afternoon, friends. Hello, my name is Gladys Lacorte. I'm one of the servants and leaders here in Feast SM Bikutan. And I'm here today to share my story with you. My headache started when I was in high school years ago. Back then, I called it migraines. Pagpagod, kapag kulang sa tulog, kapag sobra sa tulog, kapag mainit, pag malamig, kapag umuulan. Lagi pong masakit ang ulo ko. Pero tuloy pa rin ang buhay. I graduated in college. I was a nurse in the US. And then I came home after a few years, came back here in the Philippines. Learned about FEAST PICC back then in 2012. And when FEAST SM Bikutan opened here, sa Better Living Neighborhood, I started serving in 2013. I grew up, became an adult, but one thing did not change and one thing did not go away. My headaches. It came to a point that every day when I woke up, masakit na po yung ulo ko. Umagang-umaga pa lang, kotang-kota na ako. It hurt so much to the point na lumalabo na yung paningin ko. To the point na nabubulag na po ako. And as I've mentioned, I'm a nurse by profession and I'm stubborn enough not to go to the doctors to have it checked. But because sobrang kota na ako, I begged my mom to bring me to the neurologist. They did a lot of tests po, about 2 months, tested me for everything. From HIV to cancer, lahat po tines yan. And I finally got diagnosed after 2 months. The illness is called pseudotumor cerebri. This is a rare brain disease and the symptoms of this is like having a brain tumor. Pero wala pong brain tumor, it's just the pressure in my brain crushing it, causing all these symptoms and pagkabulag and whatnot. Ganun lang po yung takbo ng sistema ng katawan ko. Only 1 out of 100,000 women in the world has PTC. And out of 100,000 women, I was the lucky one. At higit sa lahat po, it has no cure. Wala po siyang gamot. Pero I learned in the feast that with God, nothing is impossible. Diba? So I prayed and prayed and I went to all the churches we can go to. Me and my family, we were in the church halos every weekend, kung saan-saan probinsya. And we attended all the healing masses we can attend. Wala po kaming pinalampas. And I prayed to God to heal me. Kasi di po ba sabi, ask and you shall receive. Ask and you shall be given. And I asked for healing over and over and over again. But I did not receive it. Lord, para saan po ba to? Papagalingin niyo pa ba ako? O habang buhay na lang ako magtitiis sa sakit ng ulo ko? Ano pa po ba ang gusto niyong matutunan ko? Ito po ba yung krus ko sa buhay? Pero bakit parang mas mabigat kaysa sa iba? I always say that life is unfair.
And I always say na hindi po ako nagtatampo sa Diyos. But when I say life is unfair, I know in between those lines, I'm pointing to God being unfair to me. Masunurin po akong anak. Responsable po akong kapatid. Mabuti po akong kaibigan. At higit sa lahat, I serve the Lord through the feast, day in and day out. So ano to? Bakit ganito? Did God directly answer me? He did not. But He spoke through me through a Bible verse. I'm sorry. It's John chapter 11, verse 4, and it says, "This sickness will not end in death. It is for God's glory, so that the Son of God may be glorified through it." One Bible verse answered all my questions. One Bible verse assured me that God already knew what He was doing even before I knew I was sick. One Bible verse made me realize that I am so selfish to think that this is all about me, because it's not about me. It's about God and how God is still faithful and good and loving despite my brain disease. My family po got even closer because of this illness. God has blessed me with a man who was willing to journey with me through this illness, and I am now passionately working a different career brought by this illness. And I have been serving the Lord through the feast SMB Kutan for 5 years now. True enough, friends, today I stand in front of you glorifying our Lord, not just because the Bible verse said so, but because despite sickness, hindi po niya ako pinabayaan kahit kailan. So what if this is a lifetime? So what if there is no cure? My life goes on. My God goes on. And no matter what happens, friends, kahit gumaling ako o hindi, I will still serve Him and I will still praise our Lord. Thank you very much. Once again, can we give the Lord a big hand for the powerful testimony? Can everybody stand up and tell the person beside you, "I will still praise Him"? I will still praise Him. Maybe some of you here right now, you are going through something and you are asking God why. Gladys sharing is a good reminder to us na minsan tatanungin natin ang Diyos pero hindi siya sasagot. Na minsan tatanungin natin ang Diyos pero wala kang marinig. Hindi mo maintindihan. Tinatanong mo anong rason, bakit mo ginagawa ito. But I believe in this, God does not waste a single ounce of suffering. You may not know the reason, but definitely there is a purpose for it. And I pray that today, that amidst your suffering, I know that that suffering can be used by God to give glory to His name, to give glory, to help other people, especially those who are suffering as well. And I pray, my dear brothers and sisters, that even though you won't get the answer that you would like, what you would like to have, I pray that deep in your hearts, you will find joy in surrender, knowing fully well that no matter what happens, you will still praise God. Amen. Well, let me go back to the title of this talk. The title of this talk is Freeing God. And when I think about
the image freeing God, all I can see and what I can picture is something like this. Na para bagang ang Diyos nakakulong. Nakakulong, kailangan lumaya. And you see, it's easy for us to understand that kapag mayroong nagkasala sa atin, we need to free other people. We need to forgive other people. It's easy to understand when we say forgive yourself, free yourself. Pero dito tayo medyo nalalabuan. What does it mean to free God? To liberate God? And you see, let me go back to this illustration that God is imprisoned. Pakita natin ulit yan. God is imprisoned. And you see, itong mga rehas na ito, alam nyo kung ano ang pumipigil sa Diyos, kung ano nagko-contain sa Kanya. Those bars, this is our deep need to control and know everything. Napati po bang kinakahon natin ng Diyos at kinukulong natin ng Diyos base sa kung anong klaseng buhay ang gusto nating makuha? And minsan, ang Diyos binibigay sa'yo, ang gusto mong mangyari sa buhay mo, ganito ka makakaahon sa kahirapan, pero meron kang gustong paraan, meron kang gustong timing, but the Lord cannot work on His own. Bakit? Pinipilit mo yung way mo, pinipilit mo yung paraan mo, tinatry mong kontrolin at kahonin ng Diyos. Maybe some of you here, you are asking for a partner in life and you are trying, you are so obsessed controlling God na sana, Lord, magkaroon ng boyfriend ng itong panahon na dapat ganitong oras ako, ganitong time ako ikakasal. Pinakikialaman natin, kaya tuloy nakakahon natin ng Diyos. And here's what I believe in. Today, brothers and sisters, God is inviting you to set Him free in your hearts. Many people live a life of worry and misery because they are so obsessed with knowing and controlling things that only God can fully know and control. But sometimes, we just have to be contented in not understanding fully. Sometimes, we just need to lose control and just let God be God. Let God be God. Pakawalan mo na siya sa parameters mo, sa plano mo. Let God be God. Hayaan mo maging Diyos ang Diyos sa buhay mo so He can freely complete the best life He has planned for you. And brothers and sisters, that's what happened to Job the moment he surrendered to God. Ano nangyari sa kanya? In the last verses of Job, of the book, it says here, here's what happened to Job. The Lord restored the fortunes of Job, and the Lord gave twice as much as he had before. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Double portion. Kung ano man yung nawala sa kanya, dinoble ng Diyos. My dear friends, what did you lose today? Let it be known to you. While you are still not there, I want you to praise God, and I want you to believe, and I want you to expect that the latter part of your days will be better than the beginning part of your days. That one day will come that God will double whatever it is that you have lost in your life. Dodoblehin ng Diyos. Kung paano? Hindi natin alam. Just trust Him. He's bigger than us. Just let God be God. Amen? Can I pray for you, brothers and sisters? Just close your eyes, bow down your heads. I'd like you to think about that thing, yung tampong mo kay Lord, yung hinaing mo sa Kanya, yung reklamo mo sa Kanya. You can say it to Him right now. Huwag kang mahiya. And as you say these words, yung mga reklamo mo, hinaing mo sa Kanya, huwag kang matakot, hindi ka pagagalitan ng Diyos, hindi magagalit sa'yo ng Diyos, hindi Kanya paparusahan, He won't take it against you. It's okay to be real in front of God. It's okay to complain. It's okay to whine. But in the middle of your whining, I want you to feel God's presence today. And let me pray for every person in this place who are in the middle of trials and suffering. Father in heaven, I lift up to you every person in this place who is struggling financially. Yung iba sa kanila, Panginoon, lubog sa utang. Yung iba sa kanila, Panginoon, nalulugi ang negosyo. Yung iba sa kanila, nawalan ng trabaho, Panginoon. Yung iba sa kanila, nawawalan ng direksyon sa buhay.
But Lord, even though we are still struggling financially, today we will still praise you. And Father in heaven, I also lift up to you every person in this place who needs healing in their life, or a family member or a loved one needs healing in their life. Some of them, Lord, they are diagnosed with a rare disease. Some of them, Lord, they are diagnosed that tinaningan na ng doktor yung buhay. But Lord, we surrender to you. And even now, Lord, even though we can't see the healing yet, the healing is not yet there, we will still praise you, O Jesus. And Lord, I lift up to you every person in this place who is nursing a broken heart, marital conflict, nagkahiwalay mag-asawa, o kaya di magkaintindihan mag-asawa, or boyfriend, girlfriend, iniwan, Panginoon. I pray, O God, that you restore, renew their relationships, O God, if it needs to be restored, O Jesus. May forgiveness happen, O God. But Lord, even though it's not yet fully repaired, and we are still struggling, and we are still nursing this broken heart, we will still praise you, O God. Teach us to trust in you. And Lord, I also lift up to you every person in this place who has experienced a recent death of a loved one. Hindi ba ka-move on, Panginoon? Who are still grieving, O God. I pray, Lord, we lift up to you their loss, O Jesus. And Lord, while they are still recovering, O God, from that loss, from that death, O Lord, we pray and we declare that we will still praise you in Jesus' name. Amen. And Lord, I lift up to you every person in this place who are waiting for a job, waiting for a partner, waiting for a baby, oh God, waiting for a breakthrough, waiting for a miracle. Today, oh God, we surrender everything to you. We believe that our breakthrough and miracles are on the way. But even though they are not yet here, and even though they are far away, we will still praise you. Come on, declare it. We will still praise you. Declare it. We will still praise you. One more time. We will still praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Trial in sickness or strength, in end and beginning, you will never fail. In doubt or abundance, in loss or in gain.
Praise His name. Praise Your name. Thank You, Jesus. You are unfaithful. We serve and we worship an unfailing God. No matter what you're going through right now, let it be known to you, it's temporary. But God is eternal. He is in control. He will see you through. Amen. I invite you now, brothers and sisters, to lift up your dreams to the Lord. And most of our dreams here, the dreams in our hearts, malayo pa. Feeling natin imposible maabot. But even though they are still far away, we will still praise Him. We will still believe. We will still lift them up. For we believe we have a faithful God. Lift up your novena to God's love. If you have them. If you don't have them, just lift up your hands. And say this prayer after me. Father in heaven, I know You are faithful. That's why, even though my dreams are still far away, even though my dreams are still unimaginable, I will choose to praise You. I will choose to serve You. I will choose to worship You. And because of Your love, and because of who You are, I believe these dreams one day will come true. This I pray in Jesus' name. Amen. 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 Give the Lord a big hand. Praise Your name. Praise Your name. Thank You. Did God speak to you today? I'd like you to encourage the people around you. Give them a tight hug. Tell that person, let God be God. Can we give the Lord a big hand once again? Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Can I invite you to please be seated for a while? Let God's... And as we prepare for our giving, let me give you some announcements first. Today we are... You may be in the middle of trouble or trial right now, but... We can't deny the fact that God has blessed us the past week. Just think of one blessing the Lord has given you today. Thank You, Lord, for the blessing. Come on, let's give the Lord a big hand. Praise Your name. There will always be more blessings than problems. Amen. Let me give you some announcements today. Today, we are 451. Wow. Paano tayo nagkasa? Ayan. Next week, we are celebrating an important event. Please watch this video. All right, let's give the Lord a big hand. We are celebrating our 5th anniversary. Imagine yung 5 years old na yung feast natin. So please be there. Please be here next week. Tapikin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, don't be absent.
Our theme is steadfast. Ayan, about God's faithfulness. Ang ganda. Diba? And, hindi lang yan. Yan next week, but at the end of this month, sa Holy Week, the Feast Alabang District is on its 8th year of the Feast, so Feast Alabang Holy Week recollection. Let's watch this video. On its 8th year, the Feast Alabang District invites you to the biggest Holy Week gathering in the South. Experience this life-changing event and encounter Jesus in a deeper and a more meaningful way. With daily reflection and talks coming from the most sought-after priests of today. Together with our builders in the Feast Alabang District, Shaken, the Feast Alabang District's 2018 Holy Week recollection, happening from March 29 to 31 of 2018 at the Philinvest Tent at Philinvest City, Alabang. Unshaken, the Feast Alabang District's 2018 Holy Week recollection. All right, see you at the Holy Week recollection. Sino dito sa iyo nagpunta na ng Holy Week recollection in the past? It's a powerful event. Kung di pa kayo nakaka-attend, please go there. It's for free. 3 days of talks. Half day lang, 8 a.m. to 12 noon. I will be there, the other builders will be there, and powerful priests will be speaking as well. Grabe yan. So, kung bago sa inyo ito, you might want to spend your Holy Week in this way, at least being nourished by God's Word. Amen? Another announcement. We are giving free basic sign language training. And ano tong sign language training na ito? We are going to establish a new ministry here at the Feast. Sign language ministry, Deaf for the Deaf ministry. So habang nagtotok ako, merong nag-sign language dito. So we can accommodate some of our dear friends here in the Parañaque, Taguig area, who are deaf as well. So pati sa Facebook Live natin, makikita yan. So we can reach more people. If you're interested, we are giving this for free. And if you would like to serve, magte-train kami, free basic language, sign language training, it's going to be on March 17, 2018, 10 a.m. to 12 noon at Mary Mother of Good Counsel Parish in Marcelo Green Village, Parañaque. If you're interested, call Beth Laririt at 0921-287-9173 or 0906-295-3871. Ayan. All right. Another announcement. Wait, can I see a raise of hands if it's your first time to attend the feast today? Meron ba first timers? Meron ba first timers? Yeah, palakpakan naman natin sila. Welcome to the feast. Palakpakan din natin yung mga nagdala sa kanila. Thank you for inviting them and bringing them over. We just like to pray for you. Just stand up in your places. Pagdarasal po namin kayo. Ayan. Sige, wag kayo mahiya. Palakpakan ulit natin sila. Welcome, welcome. Ayun, ang dami, pati sa likod. Let's pray for them, brothers and sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, we praise and we thank you for the gift of new faces, new people. We know, Lord, that you have brought them here for a purpose. Hindi mo sila dadalhin dito, Panginoon, kung wala kang gustong sabihin sa kanila. And I pray, Lord, the word that you have spoken in their heart, may they bring it home with them so that they can be empowered by these words throughout the week. I also pray, oh God, that you bring them back here next Sunday and the Sundays after that so we can love them and they can hear your word every single Sunday. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Welcome to the feast. Thank you for coming. First timers, meron kaming inaabot sa inyo na welcome stubs. Yung welcome stubs na yan, ayan. Yung welcome stubs na yan entitles you to a free welcome gift. Meron kaming regalo sa inyo. Please go over to this side, to the fire exit after the final song. Doon po namin ibibigay yung gift namin to welcome you as well formally. Again, let's give a big hand to our first timers. Can I invite you to stand up? And those of you who would like to be prayed over, meron kayong pinagdaraanan, meron kayong panalangin, please go over to this side. Meron tayong pray over ministry after the feast, after the song. Ayan. Kung napansin po ninyo sa inyong envelope, sa inyong bulletins, meron pong dalawang envelope. Isa pong white, isang pink. Ano po itong dalawang ito? First and foremost, the white envelope is for our
This is our regular giving, regular tithe, regular love offering, and dito nyo po ilalagay yon. Ano po itong regular white offering? Ito po ay para sa operations natin weekly. Ito po nakikita ninyo, renta ng cinema, lahat ng operational expense. Dito po yan. Ano po itong pink? Pink one, we only do this twice a year. Every anniversary natin and every Christmas. Ano po itong pink envelope? Itong pink envelope is our sacrificial offering. Dahil birthday ng feast natin, anniversary ng feast natin, this is going to be our gift to Jesus through the feast, and we can give this next week. So, hindi po ito, lilinawin ko lang po, this is sacrificial offering. Ibig sabihin, yung ilalagay natin dito, dapat medyo masakit-sakit sa atin. So, hindi siya yung regular giving mo, ililipat mo lang dito. This is a planned giving. Yung pagdarasal mo talaga, ano kaya yung bibigay ko, ano i-give up ko kay Lord, hindi muna ako iinom ng Starbucks ngayon, mga 10 beses sa Starbucks, hindi muna ako iinom, ibibigay ko kay Lord. Yung mga ganyan, hindi muna ako bibili ng bagong sapatos, bibigay ko kay Lord because this is my sacrificial offering. Lilinawin ko lang po, you don't transfer what's on the white at ilalagay dito. This is on top of the white envelope. Again, if you feel that the Lord is calling you. Kung hindi, okay lang din naman po. But if you feel that you want to give a sacrificial offering, please do so. And kung bakit nandyan yan ngayon, pwedeng hindi nyo pa yan ngayon ibigay. Actually, pwede nyo itong ibigay next week. Mas maganda. Ang gusto kong gawin nyo dito, iuwi ninyo. Pagdating nyo sa bahay, pray about it. Kung mag-asawa kayo, buong pamilya kayo nag-a-attend, pag-usapan nyo with the whole family, magkano yung ibibigay ninyo as a sacrificial offering. Then, bring it back here next Sunday or the Sunday after that, and we can drop it all together in our love offering basket. So this will go to our expansion plans, and this will go to our outreach ministry this year as well. Alright? Sige, I hope that you will give because the Lord loves a cheerful giver. Amen? Let's offer our gifts to the Lord right now. Offer, lift your envelopes up. Let me pray for our giving. Father in heaven, we praise and we thank you for the gift of blessings. Maraming salamat for blessing us the past week. I pray, O God, that you use these gifts so that more people will be blessed through our ministry, through the feast. And Lord, I pray that those generous people here giving today, may you give this back to them 100-fold. Because that's who you are, a generous and loving God. This we pray in Jesus' name. Amen. Come, brothers and sisters, we join our hearts, give your tithes and love. Amen.